maganda tayo ngayon para mag-unbox ng Huawei Nova 7 SE 5G. So kasama nito yung Huawei Band 4. So free siya dun sa purchase ko ng unit. So unahin natin unbox yung Huawei Band 4. So yung color niya is sakura pink. So manual, then charging instructions, okay. So ito siya, maganda yung pagkakagawa ng strap. So for the charging, so USB yung charging niya. So wala siyang port kasi tatanggalin mo yung strap, then USB cable siya or USB port siya mismo. So yun yung sasaksak natin sa charging brick. Okay, so may power siya. Okay, so mamaya review natin, focus natin later. Then next we have yung phone. So ayan. So may sleeve siya. So hindi natin siya pipilasin. So Huawei Nova 5 SE. So yung color na nakuha ko is green. Rust green. So actually, nabuksan na siya kanina. Pinalagyan ko na ng screen protector. So kasama siya dun sa case, dun sa box. So yun, meron tayong PIN for SIM cards. Then meron tayong jelly case, kasama siya sa box. So manual, chargers, charger, tsaka type C cable. Okay. So ito yung color green. So makapansin dito nyo, meron siyang mga malaking Nova na print sa likod. So yung front niya is naka-punch hole. Walang kita nyo. So punch hole yung front screen, front camera. So yung fingerprint scanner niya, yun na din yung power button. So type C, 3.5mm jack, then isang side lang yung speaker. Okay, so set up ko muna yung phone, then review natin yung devices. Okay, so ito yung Huawei Band 4. Okay, so close up natin yung strap. So ayan. So detachable siya both side. So ito na yung charger niya. So pa-plug lang natin siya sa charging brick. So make sure lang yung contact niya is yun yung nakalagay doon sa contact side ng brick. So yan, ganyan lang siya i-charge. So para safe, para hindi sumabit, tanggalin din natin yung kabilang side. Okay. So ito yung screen natin. So isa lang yung button niya. So awake or back button lang siya. So swipe up. So meron tayong pedometer, heart rate monitor, sleep monitor, workout, so messages. Okay, then we have yung settings lang or music controls, audio controls. So settings, meron tayong timer, stopwatch. So meron din tayong find my phone, brightness, then battery or system information. So what is faces, so teams lang siya ng device. Okay, so moving on. So proceed tayo dun sa Nova 7 SE.
So, nilagay ko na yung jelly case. So, close up natin yung print. So, rust green yung tawag nila dito sa color. So, meron tayong 64MP quad camera. Okay. So, fingerprint scanner and power button. So, as yung volume buttons natin. So, sa other side is meron tayong dual standby na 5G. So, dual SIM, then yung isa is pwede natin gamitin as nano memory card. So, hindi siya pwedeng gamitin ng regular na memory card, SD memory cards natin. So, proprietary siya ni Huawei, I think. So, Type-C, microphone, audio jack, 3.5mm, then yung speaker natin. So, out of the box, wala tayong Play Store since may conflict nga si Huawei and the US. So, ito yung Huawei app gallery natin. So, actually nag-install na ako ng Play Store kanina. So, hindi ko pa na-finalize yung setup. Okay. So, tayo sa settings para makita natin yung system information. So, about phone. So, MIUI 10.1.1. Okay, so Android 10 na rin siya. Okay, so meron tayong 8GB RAM and 128GB na storage. Okay, so by default upon installing yung or formatting yung phone, wala tayong buttons. So, meron tayong gestures na ginagamit. So, swipe from either left or right para dun sa back. Okay. So, for home, swipe up lang natin siya. Then, if gusto natin makita yung opened apps, swipe then hold. So, makita natin yung existing applications natin. So, pwede natin palitan sa settings yun. Okay. So, yung ito na yung deal breaker, yung camera. So, ito yung default. So, gawin natin model to si Asa na dito. Okay. So, portrait or photo, default photo settings. So, yan. So, may AI camera tayo dito, naka-on. So, tapos na yun, AI. Okay, so, times 1, yung zoom. So, up to 10. Kapag sa photo, yung default photo. So, yung times 1, pull out lang natin siya, medium wide yung lens na ginagamit niya. Okay, so, dito sa ating gamitin yung wide camera natin or wide angle lens, dito tayo sa default photo na up to 10 times zoom. Then, we have yung portrait. Okay. So, for the portrait, since portrait nga lang, hanggang 2 lang yung maximum zoom natin. Then, we have yung night. So, papatayin ko lang yung screen ko, yung ilaw ko, para makita nyo kung ano yung output ng night light or ng night camera. Okay, 1, 2, 3. So, stable lang natin siya. Then, check natin yung output. Okay, so, ito yung output niya. So, meron lang akong ilaw ng keyboard, which is hindi nyo kita by default. So, ito na siya. Okay, so, bukas ko ulit yung ilaw or yung screen ko. Then, we have yung AR lens. Ito yung madalas na ginagamit mga filters.
hindi ata siya gumagana sa figurine natin. Okay. Nag-blink yung screen natin. Okay. So, balik tayo. Doon sa video. So, same lang din ng default na photo mode. So, yun na lang. Hanggang time 6 lang si video. And also can use yung wide. Okay. So dun sa more, meron tayo, ito yung mga camera modes natin. So meron tayong pros, slow-mo, panorama, aperture, light painting, HDR, time-lapse, moving picture, stickers, documents, super macro, and dual view. So dual view, so kita mo yung open yung front cam and yung back camera. So dun tayo sa pro, check natin yung capabilities ng camera. Okay. So we have yung white balance, so meron tayong white balance slider dito. So ito yung manual na white balance. Then meron din tayo yung presets na white balance. Okay. So we have yung autofocus or center, or yung autofocus based on your shutter speed. Then we have yung manual focus. So and we have yung exposure. So negative 4 to positive 4. Okay. So shutter speed natin, meron tayong fastest na 1 hour 400, stop natin, then 30 seconds. Then ISO, we have minimum of 50, then maximum of 51,200. Then metering mode is center weight, precision, and autofocus. Okay. So we can also shoot raw. So meron tayong raw file. Okay, so settings. Then we have yung aspect ratio na 4:3. So ganyan lang natin na full screen. So I prefer full screen. Okay, so audio control, pwede tayong mag take ng picture kapag narinig niya yung cheese or kapag merong maingay. So i-close lang natin to. Then for video resolution, meron tayong 4K 16:9 na 4K. So prefer ko is 4K. So any mode is maximum lang is 30 fps. So maximum natin 30 fps. So on ko lang din yung efficient video format. So para hindi ganun malaki yung output. So ito lang yung basic settings at watermark. Kung gusto nyo yung watermark na shot by Huawei Nova, etc, etc. So ultra snapshot is yung volume control lang kapag nakalock yung device. Okay. So much so, ayan, so yun yung preview ko, or yung sa tingin ko okay naman. So let's see kung mapapagana ko yung Play Store. Okay, so yun, see you the next vlog.